Isang mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang topic naman po natin ngayon ay tungkol sa ano ang bato sa apdo or gallbladder at pati liver. Alam niyo po ba mga kadahon, ang apdo ay tumutulong na mag-wash out ng mga toxin sa ating katawan. Ang ating apdo ay may gallbladder. Ito ang naglalabas ng bile na kulay berde na tinunaw niyang mga taba. Ang bile ay isang liquid o fluid. Pag sobrang lapot na ang nangyayari, tumitigas na ito at nagdidikit-dikit imbis na tuluyang lumabas sa ating katawan. Dahil sa sobrang daming taba na naabsorb ng katawan natin or ng ating apdo, mula sa ating mga kinain na mga mamantika at matataba, at maraming uri ng bato na pwedeng bumara sa ating apdo or sa ating gallbladder, at ito ay ang bato sa calcium, bato mula sa cholesterol, bato mula sa uric acid, stone, at bato mula sa bilirubin. Kaya the more na kumakain tayo ng mga mamantika at matataba, nagtatrabaho ang ating mga gallbladder, naglalabas siya ng mga taba mula sa apdo natin. Kaya ang nangyari, naipit ang mga bato sa gallbladder natin at dahil doon, sasakit ito ng sobra at kailangan ng agarang operasyon. Ngunit, ayon sa ating mga eksperto, pag tinanggal ng ating gallbladder, wala nang tagatunaw sa mga taba na nakakain natin. Dahil sa tuwing kumakain tayo, tinutunaw ng ating atay ang bawat kinakain natin at yung taba ay tinutunaw naman ito ng ating gallbladder. Kaya kung mawawala ang ating gallbladder, mawawala na ang tagatunaw ng ating mga taba. Ang gallbladder po ay yan, kulay green na yan. Pag inalis na po ang ating gallbladder, pwede po ito mag-cause ng pagtaba ng isang tao at makakaramdam siya ng laging pagka-bloated at pag kumain ng mga matabang pagkain o mga mamantika, laging sasakit ang tiyan at makakaranas ng diarrhea, kaya payo ng ating mga dalubhasa, bawasan ang pagkain ng matataba para hindi madamage ang ating gallbladder na tagatunaw ng taba para hindi mabalot ng taba ang ating mga atay na tinatawag na fatty liver. This is kasi pag ito nabalot na ng taba, masisira na ng tuluyan ng ating mga atay na sumasala sa ating mga kinakain at tagatunaw ng ating mga kinakain. Saan nakukuha ang bato sa apdo at pati liver? Unang-una nga po, ang nakukuha ito? Unang-una na nga po sa mga matatabang pagkain at pangalawa sa mga mamantikang pagkain at sunod po sa mga putok-batok, yung talagang puputok ang ating batok sa sobrang dami ng taba na nakakain natin. At sa mga mula sa mga sanggyubsal food, dahil puro mga carbonated food ang mga nandyan, puro mga mamantika, puro mga matataba. At sunod nga po sa mga pagkain na mga nabibili sa mga fast food at mga street food, yung mga barbecue, yung mga carbonated food. Ayan. Isa po yan sa mga rason kaya nagkakaroon tayo ng mga sakit sa ating bato. At yung alak, yung mga soft drinks, ayan po yung isang, yan yung mga rason kaya nagkakaroon tayo ng gallstone o bato sa apdo. Paano malalaman na ikaw ay may bato sa apdo at fatty liver? Unang-una nga po, makakaramdam ka ng pananakit ng tiyan na konektado sa likod na katapat ng inyong tiyan at paakyat ito sa balikat.
ganun po yung mararamdaman nyo. At pangalawa po, makakaramdam kayo ng nilalamig kayo at nilalagnat. At sunod po ay mamumutla kayo, maninilaw ang inyong mga balat ng inyong mata. At sunod po ay sa genetics dahil sa dugo o sa lahi. At sunod po sa sobrang katabaan o obese. At ayon sa ating mga eksperto, more on tumatama po ang pagkakaroon ng bato sa abdo ay sa mga tao na nag-iedad na 40 pataas, lalo na sa mga kababaihan na sobrang taba o sobrang obese na dahil sila ang higher blood cholesterol. At sunod naman po, humihilab ang tiyan at pabalik-balik ang hilab or pabalik-balik ang sakit. At susunod po ay nakakaramdam ng pagkahilo at nasusuka ang isang tao. Nakaranas din po siya ng pagka-bloated at yung kanyang ihi ay sobrang madilaw. At nakaramdam po siya ng sobrang pagkapagod o parang pagod na pagod siya. At nakaranas din po ng pananamlay. Ano ang mga home remedy sa gallstone o na pwedeng gawin natin sa bahay? Unang-una po ay ihat compress mo siya, yung inyong tiyan, para medyo maibsan ang pananakit ng tiyan. At sunod po ay pwede kayo uminom ng turmeric, yung dilaw na luya, gawin yung itimplahin nyo. At pwede nyo rin pong uminom kayo ng olive oil. Pwede rin po kayong uminom ng silimarin, nabibili po yan sa butika at sa mga drugstore na malapit sa inyo para maibsan ang pananakit ng inyong tiyan. At pwede rin po kayo mag gallbladder plus, uminom lang po ng 4 na basong apple juice dahil pinalalambot nito ang bato sa abdo. Gawin nyo po ito sa loob ng 5 araw, tuloy-tuloy po sa loob ng 5 araw, yun po ang gagawin nyo. Pagdating na 6 na araw, huwag kakain ng hapunan o ng kahit ano pa mang pagkain. At uminom kayo ng maligamgam na tubig na may 1 kutsaritang Epsom salt na tinunaw. Ulitin nyo po yun pagdating ng 8 PM. 1 baso ulit na may maligamgam na tubig na may 1 kutsaritang Epsom salt. Pagdating ng 10 PM, kumuha kayo ng kalahating tasang olive oil at kalahating tasa ng sariwang lemon juice. Paghaluin ito at yung pong inumin dahil palalabasin nito ang bato sa abdo. Ngunit hindi po ito totally safe dahil pwedeng maipit ang bato sa gallbladder pag lumabas ito at magre-resulta ito ng agarang operasyon dahil makakaramdam ka ng sobrang pananakit ng tiyan. Cause po ng pagkaipit ng bato sa gallbladder. Pero ayon sa iba, safe naman na nailabas ng gallbladder ang bato sa abdo nila. Ngunit ayon naman sa iba, yun ang nag-cause ng agarang operasyon nila. Kaya kung gagawin nyo po ito, ipanalangin nyo muna na maging safe ang gagawin nyong gallbladder plus sa inyong abdo para diretsong mailabas ang inyong gallbladder, ang inyong bato sa abdo. Pero marami naman testimony na ibang mga pasyente na nakaranas ng bato sa abdo na nag gallbladder plus na safe naman at ligtas na nagawa nila yung kanilang gallbladder plus. Pero kung hindi na po kaya ng bladder flush, ito yung ginagawa, ano yung mga operasyon na ginagawa sa bato, sa abdo, or gallstone. Unang-una nga po itong open cholecystectomy, binibiak yung parte ng nandoon ng inyong bato sa abdo nyo. Ayan, binibiak po nila at tinatanggal nila yung bato sa inyong abdo. At pati ang inyong gallbladder ay tinatanggal rin nila para wala ng bato na papasok doon. Pero yun nga lang, tataba kayo pagkatapos ng operasyon dahil wala nang tutunaw ng taba.
pag kumain kayo ng mga mamantika at mga matatabang pagkain. At sunod naman po yung colosectomy, laparoscopy. Medyo magastos po ito pero napakadali lang nitong gawin at hindi masyado masakit. Kasi tutusukin lang po ng apat na tusok yung parte ng inyong katawan at dun ipapasok ang apat na bidyo upang makita kung saan eksakto na naroroon ang bato sa inyong abdo upang matagumpay na maalis nila ito. At tinatawag po ito nilang laparoscopy, ngunit medyo mataas ang budget para dito. Dahil ganyan lang po yung gagawin sa inyong katawan, hindi naihiwain, tutusukin lang. Yun nga lang, ayon sa ating mga dalubhasa, ay talagang medyo malaki ang gastos nito pag ganito ang procedure na gusto nyong gawin sa inyong katawan. Ayan, parang halos walang operasyon na naganap sa inyong katawan lang, puro band-aid pagkatapos. At yun nga lang po, medyo mahal talaga. Pero for the meantime, kung ayaw nyo muna na magpa-opera, nagre-reseta po ang doktor ng Orsodiol capsule 300 mg para sa mga taong may bato sa abdo. Anong mga dapat gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na bato sa abdo or gallstone? Unang-una nga po, kumain tayo ng mga high fibers na mga gulay dahil ito po ang nagwa-wash out or nagki-cleansing ng ating katawan, lalo na sa ating atay at sa ating abdo na taga-tunaw sa ating mga kinakain. Umiwas sa mga carbonated drinks tulad ng alak at mga soft drinks at mga carbonated food na mga mamantika at mga matataba. Dahil yun po ang sumisira ng todo sa ating abdo at sa ating atay din. Sunod naman po, inom po tayo ng mga probiotic na inumin gaya ng Yakult at yogurt para mas ma-cleansing yung ating bituka para maiwasan ng ano pang karamdaman bukod sa pagkakaroon ng bato sa abdo ay may iwasan din ang iba pang mga karamdaman. Panatilihin din po ang tamang timbang at mag-exercise araw-araw. Ayun lamang po, maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget, subscribe to my YouTube channel, Herb7 Channel. Like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo.